lahat at ating pakinggan ang ika-apat na pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang iyong naging kasintahay ang may likha sa iyo. Siya ang makapangyarihang Panginoon. Ililigtas ka ng Diyos ng Israel. Siya ang hari ng lahat ng bansa. Israel, ang katulad mo ay babaeng bagong kasal. Iniwan ng asawa, batbat ng kalungkutan. Ngunit tinawag kang muli ng Panginoon sa kanyang piling at sinabi, sandaling panahong kita'y iniwanan, ngunit dahil sa tapat kong pag-ibig, muli kitang kukupkupin. Sa tindi ng galit, nilisan kita sandali, ngunit habang panahon kong ipadarama sa iyo ang tapat kong pagmamahal. Iyan ang sabi ng Panginoon na nagligtas sa iyo. Nang panahon ni Noe, ako ay sumumpang di na mauulit na ang mundong ito'y gunawin sa tubig. Gayon din sa ngayon, iiwasan ko nang sa iyo'y magalit at hindi na kita parurusahan uli. Maguguho ang mga bundok at ang mga burol. Ngunit ang pag-ibig ko'y hindi maglalaho at mananatili ang kapayapaang aking pangako. Iyan ang sinasabi ng Diyos na Panginoon na nagmamahal sa iyo. Sinabi ng Panginoon, O Jerusalem, nagdurusang lunsod, na walang umaliw sa kapighatian, muling itatayo ang mga pundasyon mo. Ang gagamitin ko'y mamahaling bato. Gagamiti rubi sa mga tore mo. Batong maningning ang iyong pintuan. At sa mga pader ay mga hiyas na makinang. Ako ang magtuturo sa iyong mga anak. Sila'y magiging payapa at buhay ay uunlad. Patatatagin ka ng katarungan at katuwiran. Magiging malayo sa mananakop at sa takot. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.